Mga kapatid, hold lang po sandali at ayusin ko lang yung audio ni Pastor na wala. Nawawala. Hello, magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Sa lahat po ng ating pong mga kapatid, diyan po sa Area 2. Ah, dito sa Area 2. At dito po sa West Nueva Ecija at diyan po sa South Nueva Ecija. At gayon din po sa mga kapatid natin diyan po sa Manila. Yan, particularly po diyan sa CMM2, diyan sa Arcelias Church at sa mga kapatiran po natin diyan sa Cainta at sa Romblon at ganyan din po sa New Princesa, Palawan at ganyan din po sa aking mahal na asawa. Yan, na nakikinig ngayon at syempre sa aking kapatid na nag-birthday kahapon. Ayan, si Divina Alavanza. So tayo ngayon ay patuloy na magsasaliksik ng salita ng ating pong Panginoong Diyos at ang ating pong pag-aaral ngayon ay patungkol po sa pagtatapat. Ang pagtatapat ay magtatamo ng awa. So tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, ang inyo pong biyaya ay sapat sa amin. Salamat po o Diyos, sapagkat tinihimok nyo kami magtapat sa inyo dahil kayo po ay siyang mapagmahal at nauna ng nagtapat sa bawat isa sa amin. Gabayan niyo po nawa kami, O Diyos, sa amin pong pag-aaral ngayon pong umaga na ito. Kayo nawa ang mag-bless sa amin at tulungan kami na patuloy na maunawaan ang inyo pong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pinaka-key text ngayon pong umaga ay matatagpuan po natin sa Kawikaan 28:13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Kapag ka po sa pinag-usapan ay tungkol sa pera, kapag ka tinago mo ang pera mo at naipon mo, ay lalo kang sasagana. Ibig sabihin, marami kang naipon na pera. Pero kung ang pagsuway o kasalanan ang iyong itinago, ang sabi po dito, hindi ka sasagana, ang sabi dyan. Kaya sabi po dito, tayo dapat ay tumalikod sa pagsuway. At tayo ay magpahayag ng ating pong mga kasalanan sa ating Panginoong Diyos. Yan po ay part ng pagtatapat sa ating pong Panginoong Diyos. Wag na wag po nating itatago. Oo nga naman, no? Kapag ka ang basura ay hindi po natin inilabas at itinago, hindi natin inihayag para itapon sa basurahan, kunin ng truck. Kapag yan ay itinago lang natin sa ating tahanan, mangangamoy ito at babaho ang ating pong tahanan, di ba? So kailangan na yung ating pong mga kasalanan ay para yung basura na dapat nating ipahayag, na dapat nating alisin sa ating pong buhay. At sabi po dito, mga kapatid, ang mga kondisyon ng pagtatamo ng awa ng Diyos ay simple, makatarungan at makatwiran. So ano-ano ito? Hindi tayo hinihilingan ng Panginoon na gumawa ng ilang mabibigat na bagay para lamang tayo ay magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. So yung awa ng Panginoon, yung biyaya ng ating Panginoong Diyos, yung pagliligtas ng ating pong Panginoong Diyos, simple lamang po yung requirements. Wala pong masyadong maraming komplikasyon. Napakasimple lang. Ano po yung requirements ng Panginoong Diyos? Ay sabihin lang pala natin ang lahat ng ating mga pagkakasala. Sabihin lang natin ang lahat ng ating pagkakamali at humingi tayo ng tawad sa ating pong Panginoong Diyos. Yun lang pala yun.
Napakasimple lang at talagang makatarungan. Hindi na natin kailangan maglumpasay at gumawa ng kung ano-ano para mapatawad ang ating Panginoong Diyos. At sabi po dito, hindi natin kailangan gumawa ng mahaba at nakakapagod na mga paglalakbay o magsagawa ng masakit na mga pinitensya. Ayan na nga yung sinasabi natin. Upang maging katanggap-tanggap ang ating kaluluwa sa Diyos ng langit o bayaran ang ating paglabag. Ngunit siyang tapat at tinalikdan ang kanyang kasalanan ay kahahabagan. So napakalinaw po dyan. Sino po ang kahabagan ng ating pong Panginoong Diyos? Hindi po yung lagi nagkakasala, hindi po yung napakalaki ang kasalanan, kundi ang kahabagan ng ating Panginoon ay yung tinatalikuran, yung pagkakasala. Sila po yung kahabagan ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. So yan po ang sinasabi dito sa ating pong devotional. Yan po yung biyaya ng ating Panginoon at yan naman ay nasa banal na kasulatan. Sino mang nagpapahayag ng mga kasalanan ay patatawarin. Kahit gaano pa man kadami, kalaki, kadumi ang kasalanan, handa ang Diyos na magpatawad sa atin. So sabi dito, ito ay isang mahalagang pangako na ibinigay sa nahulog na tao upang hikayatin siyang magtiwala sa Diyos ng pag-ibig at maghangad ng buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. So dito po, mga kapatid, ano po yung pinakamahalagang pangako na ito'y makapagdadala sa atin sa kaharian ng langit? Ang mahalagang pangako ng ating Panginoong Diyos, handa siyang magpatawad sa ating mga kasalanan kung ating itong ipapahayag sa ating pong Panginoong Diyos. At yung pong mga pinatawad ng Panginoon ay itinuturing pong mga banal, itinuturing pong walang kasalanan at sila po ay magiging karapat-dapat sa langit na bayan dahil nawala na yung pagkakasala sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Yan po mga kapatid, yan lang naman yung kondisyon. Ibig sabihin, hayaan natin na ang Panginoong Diyos ang mag-take over ng ating pong buhay at yung pong ating pagkakasala ay maiwaksi at tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Yan lang naman din yung kondisyon yan. At sabi pa rito, hindi hinangad ni Daniel na magdahilan para sa kanyang sarili o sa kanyang bayan sa harap ng Diyos. Ngunit sa kababaang loob at pagsisisi ng kaluluwa ay pinagtapat niya ang buong lawak at pagpapababa ng kanilang paglabag. At sabi dito, at pinatunayang matuwid ang pakikitungo ng Diyos na pahata sa isang bansang itinakwil ang kanyang mga hinihingi at hindi makikinabang na kanyang mga kasunduan. Kaya ito si Pastor Daniel, di ba? Siya po ay laging nananalangin sa Panginoong Diyos. Laging humihingi ng tawad. Kahit na noong malapit na siyang muntik na silang patayin ni Haring Nebukadnezar, siya ay nananalangin sa ating pong Panginoong Diyos. At dito po, sa kanya pong pananalangin, hindi niya po pinagtakpan ang bayan sa kasalanan, kundi ipinahayag niya yung pagkakasala nila. So ganun din dapat, sana all, ayan talaga yung maganda, sana all ganyan, katulad kay Daniel, hindi pinagtatakpan ang kasalanan, kundi ipinapahayag sa ating Panginoong Diyos. Ito po yung nagiging, nagiging kalang sa ating puso. Tulungan nawa tayo ng ating pong Panginoong Diyos. At sabi po dito mga kapatid, may lubhang pangangailangan ngayon ng taus-pusong paghingi ng tawad at pagsisisi. Ang mga hindi nagpakumbaba ng kanilang kaluluwa sa harap ng Diyos sa pagkilala sa kanilang pagkakasala, ang sabi diyan, ay hindi pa natutupad ang unang kondisyon ng pagtanggap. Kung hindi pa natin naranasan ang pagsisising iyon na dapat pagsisihan, at hindi pinagtapat ang ating kasalanan nang may tunay na kapakumbabaan ng kaluluwa at pagkabagabag ng espiritu na kinamumuhian ng ating kasamaan, hindi talaga tayo naghahangad ng tunay na kapatawaran ng kasalanan. So dito po, kapag hindi po natin tanggap ang ating pong pagkakasala, kapag hindi po tayo nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos, kapag hindi tayo naghingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos, ang sabi po dito, hindi talaga natin hinahangad ang kapatawaran ng ating kasalanan. Hindi talaga natin tinatanggap ang Panginoon. Hindi tayo nagtatapat, in short, sa ating tagapagligtas kung itinatago lang natin ang ating pagkakasala.
Yan pala yun, mga kapatid. Kaya napakahalaga dito na ang Panginoon naman na handang duminig sa atin. Huwag tayong mahihiya. Huwag tayong matatakot. Kasi ho, mas lalo tayo dapat matakot kung hindi natin ipinahayag yung ating kasalanan. Bakit? Dahil alam naman ng Diyos in the first place yung ating pagkakasala. Hinihintay lang tayo na humingi ng tawad. Yan pala yun. Hinihingi lang pala tayo na humingi ng tawad sa ating pong Panginoong Diyos. Kasi ang paghingi natin ng tawad, pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon ay sign ng pagtatapat sa ating pong dakilang Diyos na manunubos. Ang sabi pa dito, kung hindi natin kailanman hinahangad, hindi natin kailanman natagpuan ang kapayapaan ng Diyos. Ang tanging dahilan kung bakit hindi tayo nagkaroon ng kapatawaran para sa mga kasalanan, sa mga nakaraang kasalanan. Ayan. Ang tanging dahilan kung bakit hindi tayo nagkaroon ng kapatawaran ay dahil sa hindi po natin hinangad na mapatawad sa ating pagkakamali. Ang ibig sabihin, wala talaga tayong interes na sambahin ang Panginoong Diyos. Kasi po ang paghingi ng tawad, part po yan ng pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos. Kung hindi po tayo lumalapit sa ating pong tagapagligtas, ibig sabihin, hindi natin tanggap ang Diyos na dapat sambahin. Hindi natin tanggap ang Diyos na dapat pagtapatan kung tayo po ay hindi lumalapit sa Kanya at nagtatapat sa ating pong dakilang Diyos na manunubos. Ang ating pong Panginoon ay masaya na makita tayong lumapit sa Kanya. Ang ating pong Panginoong Diyos palaging naghihintay sa atin na tayo ay lumapit, na tayo ay sumamba sa Kanya, na tayo ay humingi ng tawad sa lahat ng ating pong pagkakamali. Ang ating Panginoong Diyos, ready naman siyang magpatawad sa atin. Kaya lang tayo mismo hindi handa na lumapit sa Kanya. Yan yung nakakalungkot. Sabi dito, hindi tayo handang magpababa ng ating palalong puso at sumunod sa mga kondisyon ng salita ng katotohanan. Yan ang nakakalungkot. Marami pa rin ang mga taong pusong bato. Marami pa rin ang mga hindi mapagkumbaba. Yan lang naman yung sinasabi niyan. Hindi ka mayabang ka kung hindi ka mapagkumbaba. Niyayabangan mo ang Panginoong Diyos na kaya mong maligtas kahit wala siya. Niyayabangan natin ang Panginoong Diyos na kaya nating mabuhay ng walang hanggan kahit wala ang Panginoong Diyos. Dahil hindi tayo nagpapakumbaba sa harapan niya, hindi tayo humihingi ng tawad. Ganyan po ang dating niyan. Kaya po, wala namang ibang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan eh. 'Di ba? Parang katulad ng pera, wala namang ibang magbibigay sa iyo ng pera sa kalsada, wala kang mapupulot diyan. Swerte mo kung may mapulot ka, pero wala. Lalo na, maliit ang chance na makapulot ka ng 5,000 diyan o 10,000 diyan sa daan. Pero yung kaligtasan, wala talagang magbibigay sa iyo. Wala talagang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Only God. No, kahit maglilibot ka diyan kung saan wala kang matsatsambahan. Wala kang matsatsambahan. Kaya nga sabi dito, kung gusto po natin na mabuhay na kasama ang Panginoong Diyos, kasama ang ating pamilya, mabuhay tayo ng walang hanggan. Kailangan na lumapit tayo sa ating Panginoon. But of course, siyempre, kailangan nating kilalanin ang Diyos. Mahalin natin ang Panginoong Diyos. Paglingkuran natin ang ating Panginoong Diyos. At magagawa lang po natin 'yon kung ngayon pa lang magpapakumbaba tayo, hihingi tayo ng tawad sa ating po mga pagkakasala. So yan po mga kapatid, ang pagtatapat ay napakahalaga. At kasama po sa pagtatapat ang pagsasabi natin ng lahat ng ating pagkakamali. Ang nagsasabi nga ng totoo, ng tapat, nagsasaba ng maluwag, di ba? Ang pagtatapat ay magtatamo ng awa. Sino yung magtatamo ng biyaya? Walang iba kundi ang mga nagtatapat na tao. Yan po mga kapatid. So yan po ang ating palaging tatandaan at ang ating pong Panginoong Diyos ay patuloy natin purihin. Siya ay nagmamahal sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan bawat araw. So ngayon po ay dadako po tayo sa question and answer. Meron pong tanong sa atin dito. Tanong po ni Sister Jean Velasco. Velasco. Yan, dito po sa YouTube ito. Katanungan po, ang sabi po rito, ang galing niyo po magpaliwanag. Sab na po ako sa inyo. Maraming salamat po, purihin natin ang Panginoon. May tanong po sana ako sa inyo. Lagi ko napapanaginipan yung BF ko na namatay o yung boyfriend niya na namatay na po siya.
Kaya di ko makalimutan siya. Ano ibig sabihin nun? Salamat sa pagsagot. Ayan. So, lagi niyang napapanaginipan ang kanyang boyfriend. Eh, matagal nang patay. So, unang-una, Sister Jean, kaya po lagi niyong napapanaginipan kasi hindi pa kayo, unang-una, hindi pa kayo makamove on dahil mahal na mahal yung ngayong boyfriend nyo. Pero ito'y 1 year ng tanong at ngayon ko lang nasagot. Maaring meron na rin kayong minamahal ngayon. Pero at that point, siguradong hindi pa kayo nakaka-move on. Kaya hindi, tawag dito, hindi nyo makalimutan. Pero ito'y walang kinalaman na ang boyfriend mo ay buhay. Kaya ay buhay at gumagala. Kasi hindi mo siya makalimutan. Kaya hindi mo siya makalimutan. Hindi po ganun. Sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, sa Job 7, 9 to 10, as a cloud fades away and vanishes, the one who descends to the afterlife doesn't return. He doesn't return again to his house and his place won't recognize him anymore. So sabi po dito sa Job 7, 9 to 10, sino mang namatay na, hindi na po bumabalik sa kanyang tahanan. Ano? Kung hindi na bumabalik sa tahanan, lalong hindi na po babalik sa iyo yung boyfriend nyo dahil patay na nga po. Patay na po siya. Ang gawin na lang natin ngayon, mag-move on tayo at tignan natin yung paparating na pag-asa na sa Panginoon mayroong pagkabuhay na maguli. Yan po ay nakasulat dito sa 1 Corinthians 15 verse 52. Ang sabi po dito, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. So ito yung payo natin, Sister Jean, mag-move on tayo. Pero alam ko naka-move on ka na rin naman. At doon, kung ikaw ay nabatayan, condolence, ating tignan, ating salubungin ng ating Panginoon sa ating Panginoong Diyos, may buhay na walang hanggan. Pangako ng banal na kasulatan, bubuhayin niya yung mga namatay kay Kristo. Ayan. Sa ngayon, ang iyong boyfriend na namatay, nasa libingan, hindi siya nagpapakita sa panaginip, hindi siya bumabalik sa kanyang tahanan. Kaya po lagi niyong naiisip at napapanaginipan dahil hindi pa po kayo makamove on. Yan po yung sagot natin. Ano? So, sunod po na katanungan ay kay Sister Dulia de Rosas. Ayan, 4 months ago itong tanong niya. Ang katawang tao ay wala ng malay or kaalaman, pero ang kaluluwa ng tao ay buhay na buhay. Ayan, sabi niya, ang kaluluwa ng tao ay buhay na buhay kapag namatay. So, ito, sasagutin po natin itong statement niya. Hindi po totoo na yung kaluluwa ng taong namatay ay buhay na buhay. Mali pong pagkaunawa yun na ang kaluluwa ay hindi namamatay. Sapagkat malinaw po sa banal na kasulatan, dito po sa Ezekiel 18 verse 20, na ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak, ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. So sabi po rito sa Ezekiel 18:20, sabi po ng banal na kasulatan, ang kaluluwa po na nagkasala ay mamamatay. Ang tanong, ano ba yung kaluluwa? Yung bang kaluluwa kapag namatay tayo, lumalabas sa atin na parang Casper? Hindi po ganun yung kaluluwa. Ang kaluluwa po, ayon sa banal na kasulatan, sabi po sa Genesis 2 verse 7, Genesis 2:7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hiningan ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So dito po, ang tao ay may kaluluwang, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ayan, malinaw po yan sa Genesis 2:7. Ibig sabihin, tayong tao ay kaluluwa. Ayan, na may buhay. So ibig sabihin, yung kaluluwa, hindi po hiwalayan sa atin kapag namatay. Kasi tayo mismo yung kaluluwa sangayon sa banal na kasulatan. Yan. Kaya nga po yung kaluluwa na nagkasala, sabi po dito sa Ezekiel 18:20 na binasa natin, mamamatay eh. So ibig sabihin, tayo yung kaluluwa.
Kasi yan yung original na paglikha ng ating Panginoong Diyos. So kapag namatay ang tao, ano ang mangyayari? Ang sabi po dito sa Ecclesiastes 12 verse 7, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So ang alabok bumabalik sa lupa, yung diwa po o yung hininga ng buhay babalik sa Diyos. Yung kaluluwa po, tayo po mismo. Pag sinabing kaluluwa, tayo mismo yon. Naglalaho tayo, namamatay tayo. Yun ang ibig sabihin ng kamatayan. Naglalaho, hindi po buhay. Eh namatay na nga, buhay pa rin yung kaluluwa. Pagka ganun po pala, maswerte po yung mga namatay. Kapag kay buhay pa sila in the form of kaluluwa. Kasi biruin mo, hindi ka na magugutom. Biruin mo kapag namasyal ka, hindi ka na mamamasahe. Oh, eh, kung pumunta ko na Manila, napakalayo. Eh, galing, papunta rito sa, galing dito sa Gimba. O hindi ka na pala mamamasahe. Hindi ka na makikita ng mga tao kasi kaluluwa ka na lang pala. Gagala-gala ka dito, mamamasyal ka kung saan-saan. Eh, di maswerte pala yung kaluluwa na gano'n. Eh, wala hong gano'n mga kapatid. Hindi po gano'n ang sinasabi ng Biblia. Ang kaluluwa po, tayo mismo. At ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Ang tanong na lang, ilan ba ang nagkasala sa Panginoong Diyos? Yan. Ilan ba ang nagkasala? Baka naman mayroong kaluluwang hindi nagkasala sa Panginoong Diyos. Ang sabi po sa Romans 2:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Ang sabi po dyan. So maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang lahat ng tao ay nagkasala sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung nagkasala ang lahat ng kaluluwa ay subject na mamatay dahil tayo ay nagkasala sa Kanya. So yan po yung sagot natin kay Sister Jean Velasco. Hindi po buhay na buhay ang kaluluwa ng tao dahil tayo mismo yung kaluluwa. Kapag namatay ang tao, patay talaga at hindi po buhay. Yung pong mga nagpaparamdam, yan po ay hindi yung taong namatay kundi si Satanas o masasamang espiritu para lamang tayo ay ligawin, lituhin at mawala sa focus sa pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. So yan po yung ating katanungan, ay yan po yung ating kasagutan mga kapatid sa katanungan po ng ating pong kaibigan. Ayan. So tayo po ay dadako na sa ating pong prayer. Kung kayo po ay may mga prayer requests, ilagay nyo lamang po dyan at ating pong ipapanalangin yan. Pangungunahan tayo ni Brother Melvin Bilisano. So tayo po ay mananalangin mga kapatid pagkatapos po ng awit na ito, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Magpakailanman, ano pa nga ba ang hahanap?
Amen. Praise God po at tayo ay nakapakinig na naman ng magandang lesson. May bonus pang question and answer. Salamat po, Pastor. At nawa po tayo lahat mga kapatid ay na-bless sa magandang lesson, magandang himig ng awit at syempre sa maganda rin sagot ni Pastor tungkol sa dalawang tanong na yun ng mga kapatid. Ano po? At tayo po ay magsama-samang manalangin. Meron po mga prayer request. Basahin ko lang po sa isa. Pakisama po, Pastor, ang jail ministry ng High Church. Naway pagpatuloy ito. At itouch ni Jesus ang heart ng mga bilanggo na matanim sa isip at puso nila ang binabahaging salita ng Diyos. Thank you po. Sa prayer request po, Sister Melissa Gamboa. Yes po, sama natin sa panalangin jail ministry. Kain. At Sister Rosalie Sanchez, pasalamat po sa kagalingan ng aking apo na si Hopi Sanchez. Ayan, pasalamat po ni Sister Rosalie. Praise God po at gumaling yung inyong apo na si Hopi Sanchez. Rhea Sabat, o si Ate Rhea nag-request. Pakisama po ang paghahanap ko ng trabaho. Sana ay maipasa ko ang mga interview at mga assessment. Sige po, Ate Rhea. Atin pong sasama yan sa panalangin. Ano po? Ate Rhea. Noong kami mga maliliit na bata pa, nakikita ko si Ate Rhea sa Gapan Church. Ayan po, dyan siya nagsisimba dati. Noong siya ay bata, kabataan pa rin. Panalangin po para sa kagalingan ng karamdaman na aming lahat ng mga magkakapatid sa pananampalataya. Yes po, sama po natin yan, Ate Pina. Nanay Pina, at kung wala na po kayong karagtagan, tayo po ay sama-samang manalangin. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat. Dahil kami ay ginising niyo ng maaga at tamang oras ngayong umaga ito. Salamat po at patuloy niyo kaming binigyan ng mga aral, mga lesson na magre-revive sa amin, magpapaalala sa amin tungkol sa pagtatapat. Dahil ang aming pagtatapat ay tunay na magtatamo ng awa. At salamat po dahil kami ay palagi niyong inaakay sa mga pagtatapat. Dahil unang-una kayo po ay naging tapat para sa amin. Wala na po kaming hahanapin na iba gaya sa sabi sa awit. Dahil tinubos niyo po ang aming makasalanan. Dahil ang buhay namin ay inyong binayaran. Dahil ang inyong pag-ibig ay dakila at tapat. Humihingi po kami ng kapatawaran, Ama, sapagkat minsan ay aming pinagtatakpan ang aming mga kasalanan. At hindi namin ito inihayag sa inyo. Dalangin po namin na palagi namin ipagtapat ang aming managong pagkakasalanan. Ipagtapat ito ng may katapatan at tunay upang sa ganun. Maging kasunod nito ay pagsisisi at pagbabago sa aming buhay. Unang-una dahil alam niyo po kung anong aming mga kasalanan. Hindi namin kayang itago ito, Ama. Kaya humihingi po kami ng tawad. At gantindaya, dalangin po namin na inyong palambutin ang aming mga pusong bato. Dahil kumisan, kami ay may pagmatigas. Iniisip namin na kaya namin solusyonan ang aming mga problema. Ngunit kami ay patuloy na nabibigo. Pagkat kayo lamang ang tunay na makatutulong po sa amin. Maraming salamat po sa inyong biyaya at pagpapala. Patuloy namin sinasama po sa panalangin ng mga pasasalamat. Una po sa kaarawan na nagdiwa ng kaarawan na si Sister Divina Alavanza kahapon. Siya po ay papasalamat. Kami po ay papasalamat kasama niya na siya ay binigyan niya ng buong isang taon na nagtaan, malusog ng pangatawan, papayapang buhay at masaganang buhay. Salamat po. Nawa po siya ay patuloy niyong gamitin sa kanyang ministry. Mga susunod pa mga taon, bigyan siya ng kalakasan. Gayun din na iba pang may mga kaarawan nitong nagdaang August at July. Maraming salamat po sa kalusugan, biyaya at pagpapala. Amin din po pinapasalamat ang kagalingan ng apo ni Sister Rosalie Sanchez na si Hopi Sanchez. Salamat po at ipinagkaloob niyo ang agarang kagalingan sa kay Hopi Sanchez at
ay patuloy magkakaroon ng malakas na pangatawan. Bantayan po ang pamilya ni Sister Rosalie Sanchez at bigyan sila ng sapat na kalakasan at kanilang mga pangailangan. Kaya din kung mayroon pang ibang mga pilang mga pamilya nila na nagpapagaling pa rin, sila po ay inyong hipuan na magpapagaling na kamay. Kaya din amin pong pinapasalamat, ipinadalangin ang kahilingan ni Sister Rhea Sabat. Siya po ay naghahanap ng trabaho, Ama. Ipagkaloob niyo po sa kanya ang trabaho na hindi niya malalabag ang araw ng Sabat, na siya ay makapaglilingkod sa inyo kasabay ng kanyang pagtatrabaho. Bigyan niyo po siya ng karunungan na kanyang magagamit upang maipasa niya ang mga interview sa kanyang ina-applyan. Kaya ng mga assessment po. At kaya din ang iba pa naming mga kapatiran ang mga naghahanap ng trabaho. Amin din po silang isinasama sa panalangin. At naway ipagkaloob niyo sa amin ang mga trabaho na kung saan aming may pagpapatuloy ang aming tapat na pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Gayun din aming masusunod ang aming kapahayagan sa araw ng Sabat. Gayun din po ang aming sinasama sa panalangin ang lahat ng kapatiran, ang mga nanonood ngayon ng live, gayun din ang mga manonood sa replay, na ang aming mga karamdaman, pangkalusugan, ay inyo pong pagalingin. Bigay niyo po sa amin ang aming mga pangailangan. Sabi po ay lumalapit na hipuin niyo kami na inyong mapagpagaling na kamay. Kaya din ang iba pang may mga karamdamang pang pinansyal at lalong higit ang may karamdamang pang espiritual na sila ay nagkukulang ng pagtitiwala sa inyo, nagkukulang ng pananampalataya. Dalawin po sila na inyong mga banalanghel. Makain sila pabalik isang akbang patungo sa tamang direksyon ngayon at patuloy na magtiwala sa inyo. At sa ganon, ang aming mga buhay ay patuloy na maging masagana at malusog sa mga inyong mga biyaya. At kayo din po, Ama, aming pinapasalamat ang mga kagalingan ng iba pang mga kapatiran na nakadanas ng dengue fever at patuloy namin sinasama ang iba pang may mga dengue fever na nakasalukoy nasa ospital. Kaya po ni Sister Megan San Jose. At kayo din ang iba pang mga kapatiran na alam namin na alam niyo kung sino-sino sila. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig na inyo ng aming mga dalangin. Ito pong lahat ay aming hinihiling hindi dahil sa aming kagustuhan, Ama. Pagkat ipagkaloob niyo nawa ito ayon sa inyong kalooban at mga plano. Patawarin niyo po kami saan man kami nagkulang at nagkasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, mga kapatid. Muli po, good morning sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay at gayon din sa lahat ng mga manonood ng replay. Sa good morning po sa inyo. Patuloy lang po tayo sumubaybay, makinig ng mga lesson pagkat patuloy tayo marirevive sa bawat umaga. Patuloy tayo mapapalalahanan. Oo nga, yung iba alam na natin pero siyempre, kahit ako hindi po maitatanggi na nakakalimot po tayo. No? Mapapaganda po na may devotional sa bawat umaga. Tunay na ang ating puso ay mabibless. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang bukas po nang ulit, ganito rin umaga. God bless po. Of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed Lord. But if I get discouraged, I call to Jesus now, because I am desired. I'll